Binalikan natin ang isla nating binipisyar na tinulungan noon na si Michelle Ibana. May 5 siyang anak at isa po dito ay isang PWD na may sakit ng cerebral palsy, mga kalingap. Paano kayo nakaka-survive pag ganun ay yung padala ng asawa ninyo weekly ay 200 pesos? Aww. 300, paano yun? Ilan ang inyong anak? 5? Oo nga po, pinagkakasya po. Minsan po ay kulang talaga. Tanging ang ama ni Michelle ang nagtsaga magbantay dito sa kanyang anak na PWD. At ganun din ang kanyang ama na may sakit din. At wala din sila maayos na tirahan. Ang kanilang pintuan ay giba-giba din at tagpi-tagpi. Ah, ito. Tukod na lang ito. Para hindi bumigay yung ano kasi ito yung kahoy, oh. Ay, ano na, marupok na. Ay, sus. Tara mga kalingap, samahan niyo po ako. Kamustahin natin si Michelle. At alamin natin ang kanilang kalagayan ngayon. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Ayan, so isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon. At welcome back po sa ating YouTube channel. Ang Provinciano 2.0. So ngayong hapon po ay may pupuntahan kami na ating beneficiary, no? Na si Michelle Ibana. Ayan. Michelle Ibana po, dito po sa may San Isidro, sa may site. Babalikan po namin at nanghihingi ulit ng tulong, no? Punta natin at kumustahin ang kalagayan ng kanilang buhay ngayon. Kung natatandaan nyo yung na-vlog natin dati na mayroon siyang anak na parang may sakit na hindi ko alam kung ano yung sakit na parang naninigas siya. Wala siyang pinagkaiba kay Razel. Aww. Yung binablog po nila Dudong. So puntahan natin at alamin natin, kumustahin natin. Nagbigay po si Titay diyan ng bigas, worth of 10 kilos po 'yan. Kasama po natin si Pating Rizan at si Titay. Ayan, at bigyan din natin ng kaunting cash, para mayroon pang bilibili sila ng ulam. So, tara po. Samahan nyo po kami. At pupunta po kami ngayon doon. Yan, sama natin si Titay. Nag-pledge po siya ng 10 kg of rice. At si Pading Risa na umiyak kanina. Paday, ba't umiyak ka kanina? Binali na naman ako yun. Nakita ko, nanonood ako sa live mo. Natulo talaga yung luha mo eh. Ito na yun. Tsaka yung sipon mo, Paday. So, tara po. Samahan niyo po kami. So, ayan mga kalingap. Welcome back po sa ating YouTube channel. Bumalik na po tayo dito. Dumating na po tayo dito sa bahay nila Mitch, Michelle Ibana. Ayan yung dating nabigyan natin ng tulong. So, ngayon, balikan natin para bigyan ulit ng tulong at kamustahin yung buhay nila. So, kasama natin dito si Titay. Ayan. Saka si Pading Rizan. So, ayan po. Nube. Ito po si si Sydney at ito si ang pangalan mo ba? Ha? Si Celine? Ano ang pangalan nito ulit? Ano ang pangalan yan? Opo, Scarlett po. Scarlett. Oh, ito si Sydney, ito si Scarlett. Ay kakaibang ano nila. So, ayan po, kasapin po natin. Kasapin natin ang ilaw ng tahanan at ito po ang kanyang bunso. Ayan. Amber. Si Amber. At tingnan nyo naman mga kalingap. Unang pasok pa lang natin ang kanilang pintuan. Tingnan nyo po. Oh. Kalahati lang yan. Yung panila. So, pasok tayo sa loob. Ayan. Ito po yung anak nila na may sakit na cerebral palsy. Opo. Cerebral palsy. Parang si si Razel. Opo. Kamusta, Toy? Kambal po yan, mga kalingap. Yung kambal niya ay yung nag-aaral. Kambal po, Grade 8 na po. Grade 8 na. 15 years old, Opo. Ay, 14. 14 years old. 14. So, ito po si Ibana. Abatayin niyo muna yung, sandali lang po. Ito po si yung kanilang papa. Tatay ko po. Yung papa ni Ibana. So, dito sa kabila, Ibana, walang katira dyan? Dito sa net? Wala po. So, itong bahay nyo na ito ay luma na talaga, Kita nyo naman mga kalinga po. May tukod na lang po. Tukod na lang ito. Para hindi bumigay yung kasi ito yung kahoy, marupok na. Ay, sus.
delikado na masyado. Wala po yan. Ito po, wala po talaga itong harang. Ito lang bang itong harang lang. Oo, bintana na wala din yung harang. So, delikado dito. Pag sakaling may ano, masasamang tao, ano? Opo, yun nga. Nakakatakot po. Mm. Pag kami lang. Oo. Mm. Nakakatakot po dito. Mm. Hindi ako halos nakakatulog. Pag kami lang po. Mm. So, ito po. Oh, grabe. Nilanggal niyo po yung tingira siya. Malinang. Sige lang po. So, ayan, iba na. Opo tayo. Masahing pa lang po kami at ano, wala po akong mahiraman na bigas. Naghiram lang po ako ng isang taka. Wala nga po kaming ulam. So, anong madalas ng ulam dito? Minsan, ano po, asin na lang yung ulam namin. Ayaw naman pong kainin ng mga anak ko. Wala naman po at akong ibigay na pang-ulam. Yung inyong asawa ba, di ba nagpapadala? Nagpapadala po. Halos magkano lang po, 200, 300 sa isang ulam. Ayun, kulang na kulang. Ano po ang namin, kulang na kulang po yun. Magatas pa lang yan. Opo, magatas pa lang po ng anak ko. Nakawak naman akong anong gatas niyan. Lalo na po may anak akong ganyan. Dapat niyan, gatas po yan. Nagagatas din yan. Kahit ganyan po yan, dapat gatas po. Ito po, wala pong pinakaiba ito sa sakit ni Razel. Yung tinutulungan nila Dudong Ruel. May sakit po itong ano, cerebral palsy. Isang PWD. Buti ngayon si Razel nakakapagsalita, ano? Ito ay nakakapagsalita din siya. Nakakapagsalita po yun ng ayaw. Yun lang po ang nakakapagsalita niya, ayaw. Oo, tinitirapi. Gusto mo dito sa akin? Kay ayaw. Tapping po siya. Kanino kay Lolo lang. Ngayon, no, natingin po kay Lolo niya. Kay Lolo lang. So yung nag-aalaga niyan, si tatay mo lang? Opo, nag-aalaga po yan. Yung sasagaan yung alagaan? Dinadala po yan doon sa kay ni Papa. Sa kabila? Opo. Nakigas na yung ano. Grabe, ano? Dinadala po yan doon ni Papa sa doon sa kabila. At, ano, ayaw po niyan sa akin. Gusto niya nahabol pa yan kay Papa pag naalis dito. Gusto niya. Ni Papa mo. Grabe, kawawa yung bata na ito. So yung kambal niya, 14 years old na din, si ano, si Nag-aaral. Opo, na 14 pa lang po sila nung March 31. Ay. Na birthday pa lang po sila. Nung birthday na. Opo. Anong grade na yon si ano? Grade 8 po. Ah, grade 8 na. Butit, andyan si Papa mo na sumusuporta at tumutulong sa inyo para lagaan siya. So paano yung pang-araw-araw nyo dito kung kulang naman ang pinapadala ng yung asawa? Wala din po. Mahirap din po kasi minsan si Papa naawa na din po ako dyan at nag-aalaga po dyan sa anak ko. Minsan wala man din po siyang pera. At si Papa mo nga ay nakita PWD ko din. PWD naman din po yung anak Papa ko. Mayroon wala siya. Din naman po siyang maigiging trabaho na ano. Nagtatanim lang po yung Papa ko. Kaya minsan na asa din po ako sa kanya na minsan wala kaming bigas. Ay halos nagkakasabay man po, wala din po siya pera, wala din siyang bigas. Ay ano man po ang gagawin ko, di minsan nangihiram na lang po ako ng bigas sa kapitbahay. Oh, grabe. Opo. Grabe ang sitwasyon niyo dito, Michelle. Naawa po dito sa anak ko, lalo na yan, pag nandito yan sa akin po, wala kami makakain. Wala po kami makakain pag nandito yan sa akin. So sila, hindi pa sila nag-aaral? Ito po, daycare. Yung isa po, wadi pa po yung nag-aaral. Magaganda pa naman sila. So paano mo sinusurvive yung mga ganun, Michelle? Paano kayo nakaka-survive pag ganun ay yung padala ng asawa ninyo weekly ay 200 pesos? O 300, paano yun? Ilan ang inyong anak? 5? Kung pinagkakasya po, minsan po ay kulang talaga. Nandoon na lang po ako ng paraan minsan. Paano lang kami, makakain lang minsan po kami. Grabe, ano?
Kala ko mas mahirap kami, mas may mahirap pa sa amin. Okay. Ganyan ninyo. So yung... Gusto ko po sanang... Gusto ko din po sanang ano, magkaroon kami ng kahit maliit lang na negosyo po, ano, may pagkakakitaan lang po pag araw-araw. Gusto ko po yung... Parang sari-sari store. Opo, pwede din po. Anong alam mo na trabaho, yung mga business-business, mga ganun. Pag dito sa bahay, nagtitinda ka ng mga... Opo, nagtitinda din po ako ng mga ano. Kakanin, mga ganun. Opo, nagtitinda po ako. Maganda po nga sana kung yung papa ko nag-ano po yan, di ba? Nagtitinda po yan dati. Oo. Halos naubos po yung puhunan namin dahil dun sa kapatid ko nga pong meningitis po. Hanggang ngayon, nagsagagamot pa rin 10,000 ang isang buwan. Kaya po yung... patuloy pa rin? Po. Kaya halos itong bahay po namin hindi na po napagawa kasi dahil nga po doon sa kapatid po. Hindi na po kami nakasurvive dito sa bahay na ito. Kaya halos 2013 po, nagkaroon ng gano'n yung ano, kapatid ko. Ano na po ngayon? Hanggang ngayon, ano? Mag 11 years na. Ang tagal na. Ako nga din po, meron din pa akong nararamdaman. Hindi ko din po may... Ano, kahit may nararamdaman po ako eh, sinasarili ko na lang po baga. May sis po ako. Nagpa-opera na po ako pero... Bumalik na naman. Ano, hindi po siya natanggal lahat. Lahat. Na lang po kasi yun. So, buti hindi naman lumalaki siya? Nagdadami po. Kumakalat siya? Meron po dito sa isa ko din. Delikado eh. Pero may nagpapa-breastfeed po ako. Pero dito sa isa, hindi ko po pinapa-breastfeed kasi... Mm-hmm. Iba po ang nalabas, para pong may nalabas na parang dugo. Kaya gusto ko din po sanang magpatingin sa espesyalista. Gusto ko po nga sana sa PGH ulit. PGH. At maganda po dun magpa... Magpa ano... Magpa-consulta talaga. Kompleto sila dun ng gamit. So, Michelle, walang imposible dyan. Manalig tayo sa ating mahal na Diyos. At gaya nito... Itong video na to ay itong magiging instrumento o tulay na masagot ang iyong hinihiling ano. Makiusap ka diyan sa ating mga mahal na mga viewers, mga sponsors na sana mabigyan ka nila ng agarang tulong para makapagpatingin kay sa doktor at abang mas maaga ay malunasan no para sa inyong mga anak. So ayan, makiusap ka. Magandang araw po sa inyong lahat, mga viewers, at sa mga nagtutulong po sa team ni Kuya Rene. Sana po isa po kami sa matulungan ninyo. Lalo na po yung bahay po namin, mabagsak na po. Sobrang hirap na po ng ano namin, sitwasyon po namin dito. Halos lahat ng bubong po, papalitan na. Sobrang... Natatakot na po ako dito at baka biglang bumagsak. Mga ano na po ang mga kahoy. Oo. Wala nang ano-ano. Opo. Wala na pong mga ano yan. Wala naman po yung mga ano ito, yung tawag dito, yung ano, yung haligi, ano po yan. Mga buhos, wala pong buhos yan. Diretso lang po yan. Kaya madali lang pong maano yan. Ang pinaka-importante ang iyong kalusugan. Pinaka-importante po yung mga kalusugan po. Lalo na po yung anak ko po na special child. Sana po matulungan mo po, nyo din po siya. Lalo na din po yung ano po, may sis po ako. Sana po may matulong po din na makapagamot po ako. Sa may mabuting puso. Sana po mga tulong po sa amin. So, Diyos po ang bahala. Basta, Michelle, patuloy lang ang pag-pray mo. Basta malinis ang iyong puso. Wala ang ginagrabaya doong tao. Andyan yung ating mahal na Diyos, ano? Para dinggin ang iyong mga hinihiling sa pamamagitan ng ating mga sponsors. Kasi kung sa akin mong gagaling, yung aking sweldo sa YouTube ay hindi pa talaga sapat. Maliit pa ang aking sweldo sa YouTube. Minsan, hindi pa nga naabot ng 20,000.
Ano, so hindi ko kaya magbigay ng tulong ng ganyan. Dahil ako, may pamilya din ako at may sinusuportahan din ako na pangangailangan nila. At syempre, yung magiging gastusin ko rin dito. Kaya ang maaasahan naman natin dyan ay yung ating mga sponsors. Ano? So ngayon, magbibigay ako sa iyo ngayon ng ano. Pasensya mo na ito, Michelle, at medyo malit lang ito. Pero sana makatulong ito sa iyo, no? Ito, 1,000 pesos. Galing po yan kay Daimari at kay Boss Leo ng Taiwan. Ayan. At nagmagandang loob din si Titay. Ayan, nagbigay din siya ng bigas na 10 kilo. Wow! Salamat po, Ate Titay. Ayun pong ibibigay ko pong bigas kay ano kay Michelle. Galing po yun dun sa sinaka naming ano po. Bukid. Sinaka yung laki yan. May isang pitak po kami na tama lang po na makalibre sa pagkain. Eh syempre nakakaluwag naman tayo sa ano sa kahit pang bigas. Kaya magsi-share po tayo ng blessing, no? Ayun. Para kahit papano eh makaluwag sa kalooban natin na makapagbigay, makatulong ba kahit papano. Share your blessings lang ikaw. Share your blessing kasi yun nga, sabi ko nga yung mga nagmamahal sa atin, hindi naman tayo pinababayaan. Kaya yung ating konting biyaya na tatanggap, i-share din natin yun sa mga ilang. Ayun, maraming salamat una. Samahan natin Panginoon, pangalawa kay Kuya Dines at kay Titay na siyempre si Kuya Dines yung po nagsaka ng kanilang lupa. At ngayon ay na-share na nila yung blessings na nanggaling din sa iba. So ganun lang po dapat tayo, Michelle. Kung may mga blessings din tayo, pwede rin natin i-share pag may sobra. Pero sa ngayon ay kailangan nyo rin naman talaga. At ayan, pagpasensya, ano masasabi mo? Maraming salamat po Kuya Rene, Ate Titay. Sa blessing na binigay niyo po sa amin ngayon. Sana po, ano, wag po kayo magsawa na sumuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga viewers po. At sa patuloy na magsusuporta pa po. Maraming salamat po. So, yan palagi pong ginakargayan ni Papa ni, ano? Ano pong pangalan niyo, Kuya? Si Saldi. Kuya Saldi. Ayan. Meron din po siyang ano. May injury din po siya na ininda. Si Kuya Saldi. Pero sinisikap niya pa alagaan ng kanyang apo. Sa kabila ng ganyang karamdaman. Ano? So, ayan mga kalingap. Mga kababayan. Kami po ay kumakatok sa inyong puso na sa mga may mabubuting loob, sana po matulungan po natin ang pamilya nila Michelle Ibana. Ayan. Para po mabigyan mabigyan ng lunas ang kanyang karamdaman. Ayan, malunasan ng maaga ang kanyang karamdaman kasi hindi madali ang kanyang sakit na yung cyst na kumakalat na yan ay hindi natin alam. Yung iba, naging cancerous yan. Pero wag naman sana. Ano nga po ako. Nahagas po ako kasi maglalagas yung buhok ko. Makapal yung buhok ko. Lumalagas. Lumalagas po. Hindi ko alam kung saan po ito. Baka binat. May binat ka. Hindi ko po alam. Sa panganganak. Kasi ganun minsan yan ay. May binat. Po, baka daw ganun po. At kaso sana nga po ganun lang. Basta ganun lang, Michelle. Basta niniwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Andiyan lang siya nakatingin sa atin. Kung ano man ang ating kailangan, no? Hingi lang tayo sa kanya at magtiwala tayo. Ibibigay niya yan. Yan, gaya ngayon, hindi mo inaasahan na darating kami dito ngayon para balikan ka at bigyan ng blessings, no? Maliit man yan, pero napakalaking tulong na po yan. Galing po sa ating mga mahal na mga sponsors. So, maraming salamat po ulit, Michelle. May gusto ko pang sabihin? Sana po may mabuting puso magtulong po sa amin. Huwag po kayo magsawa na magtulong sa mga may mga
walang kat ano walang kakayahan na katulad po namin. Sana po matulungan po ninyo. Ayan. Sana mapaayos din po namin yung bahay namin at yung anak ko matuportahan din po at yung karamdaman ko po. Sana po ay maanuhan niyo din. Maraming salamat po. Thank you po kay Lord. At nakapunta po sa amin dito si kay sila Kuya Rene. Siya po ang instrumentong ginamit ni Lord para may magtulong po sa amin. Sana nga po may magtulong po sa amin katulad ng mga nasa ibang bansa. Sana po masuportahan niyo po kami. Marami pong salamat. Lubos ang pasasalamat ko po sa inyo. Ngayon pa lang po mapapasalamat na po ako. Yeah. Kasi mahirap po talaga yung buhay po namin. Nagagawa lang po ako ng paraan para lang po may makain kami. Halos hindi po minsan napadala yung ano yung asawa ko po at wala man din po. Nagkikipagkuprasan lang po siya. Ayun trabaho ni Mr. Mundon, nagkukupras lang. Opo. Magkano lang naman talaga ang ginigitan? Ang liit. No po, maliit lang po ang pagkukupras. O sinukuhan lang dyan. Buwanan lang po ang pagkukupras. Minsan, magkano lang po ang kinikita niya. Kaya po, talagang ano lang po kami. Kapos po kami. Mm-mm. Kaya halos wala po kami maisaing. Minsan wala po kami bigas. Mm-mm. Ano lang, asin lang po ang inuulam namin. Kaya sana po, may mabuting puso na magtulong po sa amin. Maraming salamat kay Kuya Rene. At nang magpunta po sila sa amin. Maraming po salamat. So, ayan po. Narinig po natin yung pakiusap ni Michelle Ibana. Itong kanyang mga anak. Ayan, dalawa. Ito po si... Sydney at ito si Scarlett. Ayan, sinong gusto sumama sa atin? Alam kong anak ko, hindi po naaalisan ng ubo. Sino po? Gusto ko po yan pa-check upan. Pina-check upan ko naman po yan sa center sa Talisay. Binigyan ako ng, nagbili ako ng gamot. Hindi naman po natatanggal. Gusto ko po sa, ano yan, pa-check upan. Wala naman po kami pang pa-check up. Hindi po naaalisan niya ng ubo. Pero nagiinom siya ng gamot. Opo, nagiinom siya, pero hindi talaga na, maubos na lang. Ay, kailangan na yan ng ano? Pag lalo na paggabi, grabe ang ubo. Kailangan na yan muna ng antibiotic. Pero yung pang bata. Opo. Kamusta ka, Scarlett? Kamusta ka? Kamusta daw ikaw, babe? Nahihiya po, nahihiya. Ito, ang ganda rin ito ni ano? Sydney! Mayayain po. Mayayain sila. So, ayan po. Salamat po sa mga sana po, matulungan po natin ang pamilya ni La Michelle Ibana. Ayan. Para po ay ito paano makatulong din naman o maibisan ang kanilang pangailangan dito. So, ayan. May bigas po si Tita na bibigay. Bebe! Hello! Hello! Buya buyag! Ayan. Ilang mag-isang taon na yan? 6 na buwan pa lang po. 6 na buwan. Ayan. Basta, Michelle, ang payo ko sa iyo, patuloy lang ating pagdasal. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang sabi nga ng ating mahal na Diyos ay, kung may hirap, may ginhawa. So, hindi habang buhay, ikaw ay maghihirap. Basta magtiwala ka lang sa kanya, ano? At wala tayong inaapakang tao, wala tayong inaagrabyado, malamang sa malamang, mabibigyan ka rin ng blessings o mabahagian kayo ng ating mahal na Diyos. Kaya walang imposible sa Kanya. Ano, be? Be? Sana kaya yun si Waldo? Lay lang. Sige po. Yung bigas. Hey, Toy! Ayun po, mga kalinga po. Nagkakarga po ng kanyang lulo. Ayan. Yan po lagi. Yan po lagi ginagawa nyo, kuya. Hindi naman. May time namin. Dinadownloadan ko siya ng mga kapuloy. Yan yung
Gabi. Purin. Tapos yun, may nalibaw na siya. Tatanim na ako, nagagawa na ako ng mga ano. Kailangan mong gawin. Ah, so kailangan nyo lang po siyang download ng mga movie. O yung mga panoorin niya. Ano, tapos nanonood lang siya. Kahit buwan ako na siya, wala nung problema. Kaya lang yun dyan. Maano ka man din at... Wala po kasi may kaming TV. Mahilig ko yung manood ng TV. Asong ano, kala, ano. Kaya parang hindi rin ako natatahimik habang nasa ano. At ang kanyang kailangan din ay yung mga pampers ano? Opo, diaper. Opo, di po pwedeng walang diaper po iyan. Tatlong diaper sa araw-araw. Ang kanyang nilakonsum mo. Opo. Gusto niya manood lang yan. Yan lang po ang libangan niya. Nasira po yung TV kasi namin. Wala man po kami pambili. Ay, gwapo o. Oh. Kaso meron lang siyang cerebral palsy. Kamusta ka? Toy. Ito naman nagpapaligaya sa akin. Si Kuya Sandy po ay siya po ang ano nito. At yan pinagtsatsagaan niyang bantayan ng kanyang apo. Sana mabak ang buhay ko. Sige, ang agaan niya naman. Oo, oh, kasi yung kuya, yan naman ang inaraga niya. Handa mo. Kahit agaan mo. Buka na lang sa kabila ng agaan. Nahati-hati ko lang ang oras. Habang tulog siya sa umaga, alasin ko, nandun ako sa tanaman. Tulog siya. Mga 7:30, kaya umuwi na ako sa mga kaanay ko. Bata siya, kung may gas. Wala kapi lang. Alam niya eh, wala tayong gatas ngayon na kapi lang ha. Yung gatas na kapi. Anong gatas na ngayon ng gas? At garban lang po, opo. Adag? Opo. Madala tayo ng gatas. Bigyan mo po yung bigas. Yan o. 10 kilong bigas. Galing po yan kay Titay. At kay Kuya Dines. Yan. So yan pwede. Yan. Atong tuwa. Tuwa siya. Atong tuwa. May bigas na kuya ko. May bigas na tayo. May bigas na tayo. Atong tuwa na siya at may bigas na po kami. Maraming salamat po. Ayan mo Toy, mabili tayo ng gatas mo. Gusto mo ng gatas, Toy? Gusto mo ng gatas? Maraming salamat po. Mabili tayo ng gatas, ha? Diyan po eh. Tungtuwa talaga siya mga kalingap oh. Opo. Okay, ayan po mga kalingap. Patuloy po natin suportahan ang ating YouTube channel ano, ang inyong Abanling Coach, Provinciano 2.0. At siyempre suportahan niyo rin po ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap, at Edna Vlogs, ayan Romelo Malalag, Rizal Morales Vlogs, Daddy Duna TV, ayan si Pading Rizan Vlogs, Titay's Vlogs, ayan suportahan din po natin ang channel nila. Para po ay mas marami pa tayong matulungan. At maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. At para mapandagdag tayo sa ating mga revenue. Ayan. Sa muli, mga kalingap, mga kababayan, maraming maraming salamat po. At ako po yung nakikiusap na tulungan natin ang pamilyang ito. Sa maliit man na halaga, pag naipon-ipon po yan ay malalaki din po yan. Ayan. Thank you po. At mabuhay po tayong lahat. Ayan. Bye-bye!